mga kapuso, simula po sa darating na araw ng Linggo, huhuli na po ulit yung mga truck na bumibiyahe sa Calacang, Manila nang walang prangkisa o yung mga truck na kulay berde pa rin ang plaka. At ipatutupad na rin yung naunsyaming kautusan o Joint Administrative Order na nagpapataw ng milyong pisong multa laban sa mga kolorum na bus. Nakatutok si Steve Danisan. Hindi pa raw tapos ang kampanya ng Metro Manila Council kontra kolorum para maibsan ang traffic. Ang mga truck na walang prangkisa hanggang Sabado na lang pwedeng bumiyahe. All out war tayo sa lahat ng kolorum. Pagdating sa truck, magbilang na kayo ng araw. October 17, first thing in the morning, you will not be allowed using green plate. Nagpulong kanina ang mga opisyal ng DOTC, LTFRB, MMDA at Metro Manila Council. Pumagitna na rin si Secretary to the Cabinet, Jose Almendras. He's very much aware of all those things, so he designated me to try to find a way to bridge whatever differences. Sabi ni Chairman Hines, sabi ni Chairman Tolentino, everybody agrees. Okay, eto na yung direction, eto na yung plano, eto na yung gagawin natin. Sa gitna ng panawagang magbitiw siya sa pwesto, buong pagpapakumbabang inako ni LTFRB Chairman Attorney Winston Hines ang hindi pagkakaintindihan, pero hindi pa naman daw huli ang lahat para ito maitama. Ang solusyon sa kalituhang dinanas ng mga tsuper at sa kalbaryong traffic, ibalik ang mas mataas na multa laban sa mga kolorum at out of line na sasakyan na nakasaad sa Joint Administrative Order No. 1 o JAO. 1,000,000 piso ang multa sa mga bus, 200,000 sa mga truck at AUVs. Ipatutupad dapat ito nitong Hunyo, pero itinigil matapos ang protesta ng mga transport group na naghahain din ng petisyon sa Korte Suprema. Local traffic enforcers na rin ang maging katuwang sa panghuli para madaling malalambat ang mga iligal. Mga panikit ng LTO daw mula ang gagamitin. Ang MMDA sineseryoso rin ang panghuli sa kolorum at out of line, lalo't malaking ginhawa raw kung tuluyang mabubura ang bilang nila sa kalsada. Nakikita nyo naman, ilang araw na kami nahuhuli ng kolorum. Kanina, nakasampu uli eh. So, tuloy-tuloy lang yun sa atin. Yung sinasabi ko, pag illegal, hulihin yun. Magdaragdag na rin daw ng ruta na daraanan ng mga truck sa bahagi ng Osmeña Highway patawid ng Southern Luzon Expressway para maibsan ang port congestion. Ayon na mismo sa mga ahensya ng gobyerno, ang pinaigting na kampanya sa mga kolorum at out of line ay maliliit na hakbang pa lamang tungo sa pagbibigay ng solusyon sa mas malaking problema sa mabigat na daloy ng trapiko. Ang karagdagang kalsada, infrastruktura at pagsasayos ng mass transport system pa rin daw ang ikaka nila ay ultimate solusyon. Pero habang tinatrabaho pa ang mga ito, malaking tulong ang pinagsama-samang disiplina ng mga commuter, lalo na ng mga motorista. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 horas.